Today mga Mek, for today's video ay gagawa tayo ng fishball. So tara na mga Mek at umpisahan na natin para makapag-merienda na tayo. So tara mga Mek, let's go! Hello mga Meg, ito na yung ating ingredients at gagawa tayo ng fishball, meron tayong harina, magic syrup, yes, at sardinas, yun, saka meron tayong cornstarch, lagyan din natin, at syempre sibuyas, bawang, sili para sa ating sauce, yun. Ito ang partner niya, ketchup at nor-cube shrimp para sa ating fishball. Siyempre, sibuyas, dahon. Alright. Okay, start na tayo mga Meg. Let's go! Ito pa pala mga Meg, mantika. Gagamitin tayo at saka stick para mamaya sa ating fishball. So, ayun mga Meg, mag-slice na tayo. Sa ating bawang mga Meg, mas magandang dikdikin natin ng maiki para medyo maliit siya. Ayun, lagay na natin mga Meg. Mix na natin sa ating harina. Ganon din sa sibuyas mga Meg, mas magandang dikdikin natin ng maigi. Mas maganda kasi pag maliliit. Tapos yan, i-mix na natin sa ating flour. Ayun. So ang next naman natin mga Meg ay ang sibuyas dahon. So hugasan muna natin mga Meg. Yun, hugasan na natin. So ready na natin siyang dikdikin. Katulad din mga Meg, dikdikin natin siya ng maliliit. So ayan mga Meg, ayos na. Lagay na natin sa flour. Mas masarap pag may sibuyas dahon. Yun, ayos. So ngayon mga Meg, lagyan natin ng seasoning. Yan, para masarap. Konti lang mga Meg. Yun. At sardinas, lagyan din natin mamaya. Lagyan din natin mga Meg ng nor cubes na shrimp. Yun. So dikdikin muna natin mga Meg para mabilis siyang tunawin mamaya. Uy, bago pala natin makalimutan mga Meg, lagyan pala natin ng yes. So pang paalsayan mga Meg, pang palubo ng ating fishball na mixture. At saka huwag natin kalimutan, lagyan din ng paminta para mas lalong sumarap. So tayo lang magtansya mga Meg kung gano'ng kadami. At saka asin, huwag natin kalimutan, isang kutsarang asin. At saka asukal mga Meg, i-mix na rin natin sa flour, 1 tablespoon din. So tunawin na natin mga Meg sa mainit na tubig yung nor cubes kasama yung asin. So ayun mga Meg, habang natutunaw siya mga Meg, ilagay na rin natin yung sardinas. Yun. So depende sa atin mga Meg, no, kung isa o dalawang sardinas. Kung gusto natin medyo malasa, mas magandang dalawahin natin. So durugin lang natin yung isda mga Meg at ilagay natin sa ating mixture. At yun, pwede na nating haluin. Itong sardinas pala gamit ko. Okay na mga Meg, pwede na natin lagay. Pero bago yan, ihaluin muna natin yung ating mixture. Yun. So i-mix lang natin ng maigi mga Meg. At saka pwede na natin ilagay yung sardinas. So kailangan natin ng tubig. At i-mix na natin yung sardinas mga Meg.
So ito na siya mga Meg, haluin na natin. Lagyan natin siya ng tubig mga Meg, pero sa paglagay natin ng tubig mga Meg, medyo paunti-unti lang muna. Sa nilagay ko pala na tubig dito mga Meg ay 2 baso. So depende sa atin mga Meg kung ano yung gusto natin, kung medyo may malapot sa konti or medyo mabasa. So depende sa atin, pag gusto natin medyo mabasa, dagdagan na lang natin yung tubig. So ito yung mixture yung ginagawa ko mga Meg. So sakto lang, hindi siya maganong mabasa, hindi rin gaanong dry, para pag niluto natin hindi tayo mahirapan. So takpan na natin mga Meg para lolobo siya at pwede nating lutuin. So tabi na muna natin. Next natin mga Meg, gagawa tayo ng sauce para sa ating fishball. So slice na natin mga Meg yung mga ingredients. Unahin natin tong sili. So ito yung sa sauce natin mga Meg no. May ketchup, barbecue ketchup. Meron tayong lalagay na toyo, suka, at black pepper. So ayun mga Meg, tara lutuin natin. At saka may sugar pa pala mga Meg. So konti lang yung sugar natin, dagdagan na lang natin to. Mga 1/4 na sugar, pwede na to mga Meg. Ayun, tara let's go. Sa cooking oil mga Meg, kaunti lang yung ilalagay natin para hindi mag-oily yung ating sauce. Yun. So kunti lang yung ilalagay natin. At saka ayun, igigisa na natin. Unahin natin yung bawang. So sa bawang natin mga Meg, medyo brownish para mas masarap. Saka next natin yung sibuyas. Pwede na rin natin isabay yung sili mga Meg. Yan, pwede na yan. Pag medyo brown na, lagyan natin ng tubig. Sa paglagay natin ng tubig mga Meg, mga 4 to 5 glass of water, pwede na yan. So tamang tama lang yan sa 1/4 na sugar. So pag malapit na siyang kumulo, lagyan natin siya ng sugar. Yun. So lagyan natin yung 1/4 na sugar natin mga Meg. Yung sauce natin mga Meg, sakto lang to sa 1 kilo. So good for 1 kilo pala tong yung sauce natin na ginawa mga Meg. 1 kilo na fishball sa harina. Pagkatapos nyan, lagyan natin ng tuyo mga Meg. Mga 2 tuyo or 3, pwede na yan mga Meg. So kung gusto natin na medyo madark siya, dagdagan na lang natin yung toyo. Tsaka barbecue ketchup. So paglalagay ko ng barbecue ketchup mga Meg, yung 1/4 ng pouch, yun na yung nilalagay ko. So depende sa atin mga Meg, kung gusto natin medyo manamis-namis, dagdagan na lang natin. Yan, haluin natin hanggang sa matunaw yung ketchup. Lagyan din natin pala ng black pepper mga Meg para mas masarap yung sauce natin, medyo may anghang siya. So kung gusto niyo medyo maanghang pa,
So dagdagan nyo na lang. At saka asin mga Meg, para umaagaw yung tamis at saka alat sa ating sauce. 1 tablespoon mga Meg, pwede na yan. Or kayo na lang yung bahalang magtimpla, depende sa taste nyo. Lagay na rin natin yung suka mga Meg, mga 3 tablespoon, pwede na yan. So kung kulang yung asin para sa inyo, dagdagan nyo na lang mga Meg. So yung sukang nilagay natin dyan mga Meg, pakuluin na lang natin ng maigi. Next natin mga Meg is yung cornstarch. Tunawin natin yung cornstarch sa tubig mga Meg. So mga 2 kutsara ng cornstarch mga Meg, pwede na yan. So konting tubig lang ilagay natin mga Meg, yung sakto lang sa ating sauce, para yung ating sauce ay lalapot. So ayun mga Meg, pag na-mix na natin, pwede natin ilagay sa ating sauce. So siguraduhin natin mga Meg na yung apoy natin ay mahina lang, para hindi yung cornstarch natin hindi siya bibilog. So ayun, maganda na yung kinalabasan ng ating sauce mga Meg. So try natin siyang ilagay sa plato mga Meg. So kung makita natin mga Meg, no, sakto lang yung paggawa natin ng sauce, hindi siya masyadong malagnaw, at pwede na talaga nating ilagay sa ating fishbowl. Ito na pala yung gagawin nating fishbowl mga Meg. Pwede na siyang lutuin, lumubo na siya. So ayan, pwede na yan mga Meg. So yun na mga Meg, magluluto ng fishbowl. Subukan natin kung maganda yung pagkagawa natin. Pero sigurado masarap yan. So ayan na, may kalayo na, lalagyan na lang ito ng mantika. Saka yun, natin na ang ilagay. So ayan mga Meg, magluluto na tayo ng fishbowl. Tangan mo ba? Paano muna natin, painitin muna natin yung fishbowl bago lagyan na yung mantika, para bago lagyan ng lutuin natin ang fishbowl. Mga Meg, nilagay namin sa piping bag, ito yung gagamitin natin para dito sa ating mantika, para gawing fishbowl. So yung paraan para mabilis. Oo, ito yung paraan para mabilis. So umpisa na natin, tingnan natin kung lulubo siya. So yun, so ayos yung pagkagawa natin mga Meg. Oh, nakikita niyo ba yung nakikita ko? So itsura pa lang masarap na, paano pa kaya pag tinikman natin? So, at wow naman ang idea na to, no? So dandaan lang to, baka masama mo yung plastic. Oh, ayan na, tutulo na. Baka malugi tayo. Bruh. Joke lang. Hindi namin to binibenta mga Meg. Pang merienda lang to. Para sa mga bata, kasi favorito ng mga bata mga Meg. Yun. Siyempre, pati mga matatanda, paborito din to. So ayun mga Meg, ayos, lumulubo yung fishbowl natin. Korting bilog na siya. Dati gumawa kami nito square eh, minsan oblong. Ngayon bilog na. So ayos ba mga Meg? So hintayin lang natin na maluto. So hintayin lang natin na maluto mga Meg, na medyo mag brown siya. So konti na lang mga Meg at maluluto na. Medyo hintayin lang natin na mag-brown siya. Ayos. So ito na mga Meg, pwede na to. Medyo nagba-brown na siya. Yun, luto na to mga Meg. So kukunin na natin. Wow! Yun. Ayos. Wow! Okay, excited oh.
Gustong gusto talaga to ng mga bata, mga Meg. So ito na ang ating fishball, mga Meg. Lagyan natin ng sauce. Ayun, opo, sarap. Wow! Yun. Ang favorite natin na fishball. Wow! Yun. So, ayan mga Meg. Nakagawa din tayo ng fishball ngayong araw. So, thank you so much sa panonood mga Meg. Kain tayo. Sarap. Ang galing mo talaga, bright ka. Nakagawa tayo ng fishball ngayon. So, thank you so much mga Meg at sanay i-like at i-subscribe nyo rin yung ating channel. At marami pa tayong mga gagawin. Salamat po at God bless po sa atin. Thank you!